sa bawat isa, purihin ng Panginoon. Narito tayo muli upang mag-aral ng kanyang salita, pagpala ng kanyang salita. Coming from you, from ngayon po narito tayo ngayon sa DFC Ajman, UAE, sa pahisambahan po natin rito. Bilang panimula po, awitan po natin ng Panginoon isang himno. Marahil ay alam na ng iba ito, pero yan yung samahan niyo po ako sa pag-awit sa Panginoon. Because He Lives. God sent His Son, they called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He life is worth a living.
worth the living just because you live, O God. Dahil sa inyong muling pagkabuhay, kaya kami naririto. Dahil kayo ay nabubuhay hanggang ngayon, Panginoon, naririto kami. Nakakapamuhay din, Panginoon, nakaharap sa lahat ng mga pagsuot problema. Dahil kayo naririyan, buhay at totoo na tumutulong sa amin, nag-iingat sa amin, nagpapalakas sa amin sa araw-araw. Purihin po kayo, aming Ama. Purihin po kayo, Panginoong Jesus. Maraming salamat po sa inyo. Patuloy po kami humihingi ng gabay sa inyo, Banal na Espiritu. Samahan niyo po kami. Nawa ay salita ninyo sa umagang ito ay magpalakas sa bawat isa. Karoon kami ng pag-asa, Panginoon, sa bawat pagmulat namin, Panginoon, sa bawat araw. Karoon kami ng pag-asa na kami magtatagumpay sa tulong ninyo. Ano man ang aming kaharapin, ano man ang aming suliranin, harapin namin ito hindi nag-iisa, kundi kasama kayo, Panginoon. Salamat po sa inyo. Purihin po kayo, Panginoon. Magkakatiwala namin sa inyong lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Gandang umaga po muli sa bawat isa. Muli ay narito tayo sa UAE. Actually po, ngayon ay sa oras po dito ay 1:37 na ng umaga. At dyan po sa Pilipinas ay mga 5:37. Gayon pa man, kahit hindi nagkakatugma yung ating mga oras, ay patuloy pa rin tayo sa pag-aaral ng kanyang salita ng Diyos. So dito na po tayo sa Psalms chapter 16. Salmo chapter 16 sa Tagalog. Hayaan niyo pong basahin ko po ito sa English at pagkatapos po ay basahin natin sa Tagalog. Sabi po dito sa Psalms chapter 16 sa New King James Version, sabi po dito, "Preserve me, O God, for in you I put my trust. O my soul, you have said to the Lord, you are my Lord. My goodness is nothing apart from you. As for the saints who are on earth, they are the excellent ones, in whom is all my delight. Their sorrows shall be multiplied, who hasten after another God. Their drink offerings of blood I will not offer, nor take up their names on my lips." Verse 5, "O Lord, you are my portion of my inheritance and my cup. You maintain my lot. The lions have fallen to me in pleasant places. Yes, I have good inheritance. I will bless the Lord who has given me counsel. My heart also instructs me in the night seasons. I have set the Lord always before me, because he is at my right hand. I shall not be moved. Therefore, my heart is glad and my glory rejoices. My flesh also will rest in hope. For you will not leave my soul in Sheol, nor will you allow your Holy One to see corruption. You will show me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore." Sabi po dito sa Tagalog, "O Diyos, ingatan niyo po ako dahil sa inyo ako nanganganlong. Kayo ang aking Panginoon, lahat ng kabutihang nakamtan ko ay mula sa inyo. Tungkol sa inyong mga taong banal na nasa lupain ng Israel, lubos ko silang kinalulugdan. Ngunit ang mga sumusunod sa mga Diyos-Diyosan ay lalong mahihirapan. Hindi ako sasama sa paghahandog nila ng dugo sa kanilang mga Diyos-Diyosan at ayaw kong banggitin man lang ang pangalan ng mga ito. Panginoon, kayo ang lahat sa aking buhay. Lahat ng pangangailangan ko'y inyong ibinibigay. Kinabukasan ko'y nasa inyong mga kamay. Ang mga biyayang kaloob niyo sa akin ay parang malawak na taniman, kahangahangang tunay, tunay na napakaganda ng kaloob na ibinigay ninyo sa akin. Pupurihin ko kayo, Panginoon, na sa akin ay nagpapayo at kahit sa gabi pinapaalalahanan ako ng aking budhi. Panginoon, palagi ko kayong iniisip at dahil kayo ay lagi kong kasama, hindi ako matitinag. Kaya nagagalak ang puso ko at ako'y panatag dahil alam kong ligtas ako, sapagkat hindi niyo pababayaan na ang aking kaluluwa ay mapunta sa lugar ng mga patay. Hindi niyo hayaang mabulok sa libingan ng ang matapat niyong lingkod. Itinuro niyo sa akin ang landas patungo sa buhay na puno ng kasiyahan at sa piling niyo aking matatagpuan ang ligayang walang hanggan." Puri na pagkabasa ng salita ng Diyos. So chapter 16, ang nagsulat pa rin ito ay si David, Haring David. At walang ganong
specific na time kung ano yung konteksto nito sa kanyang buhay. Pero ang chapter 16 ay isa sa mga tinatawag natin na Messianic Psalms kasi yung isang verse dito, ngayon sa specifically sa verse 10 ay ina-associate o tumutukoy ng hindi tungkol kay David kundi tungkol sa Panginoong Jesus sa kanyang resurrection, sa kanyang muling pagkabuhay. Unahin na natin ito para mas maging malinaw sa atin yung mga susunod na verses. Sabi kasi dito, hayaan niyo basahin ko po sa English. For you will not leave my soul in Sheol, nor you will allow your Holy One to see corruption. Si David ay namatay. Amen. At nakaranas ang kanyang katawan ng pagkabulok. Pero ang Panginoong Jesus, nung siya ay inilibing, no, after 3 days muli siyang nabuhay, hindi niya na naranasan yung pagkabulok ng katawan. Kaya ang verse na ito ay laging ina-associate sa Panginoong Jesus sa kanyang muling pagkabuhay. Dahil yung Holy One na tinutukoy dito sa English ay ang Panginoong Jesus na hindi na nakakita, nakaranas ng corruption. Kaya ang verse na ito, Messianic verse sa Messianic Psalms, ay tinutukoy ang Panginoong Jesus at tinutumutukoy sa kanyang muling pagkabuhay. Na ngayon naman ay pag-aaralan natin, ano ba yung connect nito? Kasi kung babasahin natin to sa umpisa, no, kung isang sa unang basa, parang walang connect yung verse 10 sa iba't ibang mga verses rito. Pero yung pinapatungkolan ng verse 10 na about sa resurrection ng Panginoong Jesus, no, yung mga sumusunod na verses, yung mga ibang verses dito sa chapter 16, yung resulta ng resurrection na ito. Ano ba yung epekto ng muling pagkabuhay ng Panginoon sa ating mga mananampalataya, na nananampalataya sa Panginoon? So may mga tagpo dito, pagkahati-hati, although hindi naman talaga in-specify yung pagkahati-hati, pero makikita natin dito yung mga epekto o yung mga benepisyo ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus sa ating mga Kristiyano. Sa verse 1, hayaan niyong basahin ko po muli sa Tagalog. Verse 1 hanggang verse 4. O Diyos, ingatan niyo po ako, dahil sa inyo ako nanganganlong. Kayo ang aking Panginoon, lahat ng kabutihang nakamtan ko ay mula sa inyo. Tungkol sa inyong mga taong banal na nasa lupain ng Israel, lubos ko silang kinalulugdan. Ngunit ang mga sumusunod sa mga Diyos-Diyosan ay lalang mahihirapan. Hindi ako sasama sa paghahandog nila ng dugo sa kanilang mga Diyos-Diyosan at ayaw kong banggitin man lang o pangalan o ang pangalan ng mga ito. So verse 1, unang-una sa lahat, no, kung tayo ay nananampalataya sa Panginoon, tayong mga nananampalataya, naniniwala sa Panginoon, sa Kanya tayo manganganlong. Sa Kanya dapat tayo magtiwala. Amen po ba? Kaya pa nga dito sa verse 2, kayo ang aking Panginoon, lahat ng kabutihang nakamtan ko ay mula sa inyo. Sa verse 2 ng English, medyo mas maayos ang ano dito eh. Mas maayos ang translation. Sabi dito, O my soul, you have said to the Lord, you are my Lord. My goodness is nothing apart from you. Sabi doon, my goodness is nothing apart from you. Yung nilalabas nating kabutihan, kung sa ating mga sariling kakayanan, naglalabas tayo ng kabutihan, hindi ito maikukumpara sa kabutihan na nararanasan natin sa Panginoon. Actually nga, ang tao, ang laman ay hindi naman talaga maglalabas na mabubuting bagay. Alam natin yan. Ang nais ng laman ay magkasala, gumawa ng mali. Kaya nga sabi dito sa Tagalog, lahat ng kabutihang nakamtan ko ay mula sa inyo. True goodness only comes from the Lord. Alam natin yan sa isang versikulo, every good and perfect gift comes from above. So apart from yung sabi doon, my goodness is nothing apart from you. Yung mga kabutihan na nilalabas ng ating laman, no, ay walang kwenta kumpara sa kabutihan na natatanggap natin mula sa Panginoon. At kung tayo ay nananampalataya sa Panginoon, sa Kanya tayo nananganlong, nararanasan natin ang Kanyang kabutihan, sa verse 3, tumutukoy ito sa ano dapat yung relasyon natin sa kapwa nating mananampalataya. Kapwa banal. Sabi dito, tungkol sa inyong mga taong banal na nasa lupain ng Israel, lubos ko silang kinalulugdan. Tayong mga Kristiyano, hindi dapat tayo nag-aaway-aaway.
dapat ay nagmamahalan tayo. Kinalulugdan rin natin, no, o, maayos ang relasyon natin sa ating kapwa Kristiyano. We should not make enemies of our own kind. Hindi dapat tayo naggumagawa ng mga kaaway sa mga kalahi natin, mga kapwa Kristiyano. Amen po ba? At bukod sa panganganlong sa Panginoon, mayroong isang tinutukoy dito sa verse 4. Ngunit hindi sa mga sumusunod sa mga diyos-diyosan ay lalong mahirap, ay lalong mahihirapan. Hindi ako sasama sa paghahandog nila ng dugo sa kanilang mga diyos-diyosan at ayaw kong banggitin man lang ang pangalan ng mga ito. When we fully trust God, kung tayo ay lubusan nanganganlong sa Panginoon, hindi na tayo makikiisa sa mundo. Kung tayo ay lubusang manganganlong sa Panginoon, tandaan niyo po ito, hindi tayo makikiisa sa gawa ng mundo. Hindi nga lang iiwas eh, hindi tayo magnanasa. Iba kasi yung iiwas sa hindi nagnanasa. Makita natin dito, sinasabi ni David, hindi ako sasama diyan sa mga Diyos, sa mga gumagawa ng mali, sa mga naghahandog sa Diyos-Diyosan. Ni ayaw ko nga banggitin yung kanilang mga pangalan. There is meron, makita natin dito yung pagkamuhi ni David, no? Dahil siya ay nanganganlong sa Panginoon, nagtitiwala sa Panginoon, nananampalataya sa Panginoon. Meron siyang pagkamuhi sa mga makasalanang gawa. Pagkamuhi sa mga Diyos-Diyosan. Ngayon, kung tayo ay susunod sa mga Diyos-Diyosan ito, hindi lang naman ito yung mga rebulto o kung ano pa man, kahit mismo yung sarili natin, pwede natin gawing Diyos-Diyosan. Ano ba, anumang mga bagay na higit nating sinusunod, no, apart from God, ay matatawag nating Diyos-Diyosan. Kung meron tayong isang bagay, isang tao, o mismo sarili natin na higit nating sinusunod kaysa sa Panginoon, may tuturing natin itong Diyos-Diyosan. At ang lahat ng sumusunod sa mga ito, sabi dito sa verse 4 sa English, their sorrows shall be multiplied who hasten after another God. Yung kanilang kalungkutan ay mas lalong dadami, will multiply kapag lalo nating sinusunod itong mga Diyos-Diyosang ito. Tandaan po natin yan. Ano mang mga bagay sa mundong ito na sinusunod natin, rather than following God, ay magdadaglag lang ito ng napakadaming kalungkutan. Nakala natin sa mundo natin may kita ang tunay na kaligayahan. Mas ayos ang ating buhay, pero mas lalo lang ito magdadagdag sa atin ng mga kalungkutan. Amen po ba? So, yun ang tinutukoy. Kung makita natin dito sa verse 1 hanggang 4, makita natin na tumutukoy ito sa security na makukuha natin sa Panginoon. Security at goodness na makukuha natin sa Panginoon. Isa sa mga epekto ng muling pagkabuhay ng Panginoon ay nakaranas tayo ngayon ng good security and true goodness na nangmumula sa Panginoon. Hindi mo kailangan matakot. Kung ikaw ay nanganganlong sa Panginoon, hindi tayo kailangan matakot. Kung tayo nagtitiwala sa Panginoon, hindi tayo kailangan mag-alala. Dahil tiyak na mararanasan natin ang kabutihan sa Panginoon. Amen po ba? Sa iba dito, punta naman tayo sa verse 5 hanggang verse 6. Panginoon, kayo ang lahat sa aking buhay. Lahat na pangangailangan ko inyong ibinibigay. Kinabukasan ko'y nasa inyong mga kamay. Sa English maganda eh. O Lord, you are the portion of my inheritance and my cup. You maintain my lot. Sabi doon, you are the portion of my inheritance. Sa verse na ito, pag sinabing portion, ang tintukoy nila ay parang yung mga hati ng lupa. No. To be specific, humahango ito dun sa panahon na ang mga Israelita ay naghahati-hati na sa lupang pangako. Hinahati-hati na yung mga lupa sa iba't ibang mga lahi, iba't ibang mga tribes. Ang masaklap niyan, yung mga Levita ay walang hati ng lupa. Hindi sila nasamahan ng inheritance dun sa lupang pangako. Wala silang naka-assign na ito yung pamana ninyo, ito yung inheritance nyo, ito yung portion ng lupa na para sa inyo. Wala. Pero ito yung masaya. Sa Numbers chapter 18,
Bilang chapter 18, verse 20. Sabi dito, Numbers chapter 18 verse 20 or Bilang chapter 18 verse 20. Sinabi pa ng Panginoon kay Aaron, kayong mga pari ay walang mamanahing lupa sa Israel dahil ako mismo ang magbibigay ng inyong mga pangangailangan. Sa English, for I will be your inheritance. For I will be your inheritance. Wala mang minamanang, wala mang mamanahing ano, lupain yung mga ano, Levita, yung mga pinunong pari ng panahon na ito, wala man silang manang lupa. Ang mahalaga, sabi ng Panginoon, ako yung inyong mana. I will be your inheritance. Wala man silang portion ng lupa, eh yung pamana nila, yung kanilang inheritance, ay yung nagmamay-ari ng buong mundo. At going back sa Psalms chapter 16, sabi doon sa verse 5, you are the portion of my inheritance. Napakatindi nun mga kapatid, kasi kung sa Panginoon tayo nanganganlong, sa Panginoon tayo nagtitiwala, sa Panginoon tayo nananampalataya, He will be our portion. Siya yung ating ano, inheritance. The portion of my inheritance in my camp. Cup, you maintain my lot. Kung siya yung ating inheritance, siya rin yung magsisecure ng lahat-lahat sa buhay natin. Sabi nga dito, ang kinabukasan ko'y nasa inyong kamay. If God is our portion in our inheritance, manasabi doon, ang kinabukasan natin ay nasa kanyang mga kamay. Hindi mo na kailangan magpakapagod at magbakod ng iyong teritoryo. Ang mahalaga, hawak ng Panginoon ang iyong kinabukasan. Hindi mo na kailangan magpakapagod sa pagharang ng alibayin. Ganun naman tayo dito sa ano, dun sa kanya-kanya mga lupa. Hinaharangan natin, nilalagay natin ng bakod para malaman na ito lang yung ito yung sa atin yung lupang ito, at para hindi mapasok ng kung sino-sino, at para hindi matayuan ng kung sino-sino. Pero sinasabi ng Panginoon, kung siya ang ating inheritance, kung siya ang ating portion, sa kanya tayo nagtitiwala, hawak niya yung ating kinabukasan. Hindi mo na kailangan magpakapagod na magtayo ng bakod at ingatan ng iyong portion. Kasi yung mag-iingat sa ating portion, sa ating kinabukasan, ay ang mismong magmamay-ari ng buong mundo. Gumawa ng buong mundo. Amen po ba? Kaya nga naman, kung ganun yung ating kalagayan, sa verse 6, ito sinasabi, ang mga biyayang kaloob nyo sa akin ay parang malawak na taniman, tunay, kahanga-hangang tunay, tunay na napakaganda ng kaloob na ibinigay nyo sa akin. Kung ganun, dahil ganun, di pala kung ganun, dahil ganun ang ating kalagayan, sabi dito, mapapasalita na lang tayo ng ganito, katulad ng sinasabi sa verse 6, tunay na napakaganda ng kaloob na binigay niyo sa akin. Amen po ba? So verse 5 to verse 6, makita natin dito, one of the benefits ng muling pagkabuhay ng Panginoon, patunay na totoo ang ating pananampalataya, He will be our inheritance. Siya yung ating magiging inheritance, siya yung ating magiging portion. Wala man na ipamana sa atin ang mga magulang natin, wala man tayong natanggap na inheritance sa mga ninuno natin, ang mahalaga nasa sa atin ng Panginoon na nagmamay-ari ng lahat na nakikita natin dito sa mundo. And He will be our inheritance and will secure our future. Amen po ba? Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Sunod naman po sa verse 7 to 9. Pupurihin ko kayo, Panginoon, na sa akin ay nagpapayo. At kahit sa gabi, pinapaalalahanan ako ng aking budhi. Panginoon, palagi ko kayong iniisip. At dahil kayo ay lagi kong kasama, hindi ako matitinag. Kaya't nagagalak ang aking puso at ako'y panatag dahil alam kong ligtas ako. So makita natin dito, from 7 to 8, na ang Panginoon ng ating ring magiging guide. He will be our guide. Sa verse 8 nga, sa English, maganda yung pagka-translate dito. I have set the Lord always before me. Because He is at my right hand, I shall not be moved.
I have set the Lord always before me. Yung sabi doon, kung laging nauna ang Panginoon sa atin, sabi doon, hindi tayo, sabi doon, hindi tayo matitinag. Kung hahayaan natin ang Panginoon ang manguna sa atin, before we even take a step, nauna na ang Panginoon. Ang Panginoon na nag-guide sa atin, hindi yung tayo ang nangunguna sa Panginoon, hindi. Kung ang Panginoon ang nangunguna sa ating bawat hakbang, sabi doon, hindi tayo matitinag. Hindi tayo matitinag. At mga kapatid, kung ang Panginoon ang nangunguna sa ating buhay, siya yung palaging nasa harapan natin, kailangan ba natin mag-alala? Hindi. Kaya nga sabi ito sa verse 9, kaya't nagagalak ang puso ko at ako'y panatag dahil alam kong ligtas ako. Kapag ang Panginoon ang nangunguna sa buhay natin, dapat tayo maging panatag, dapat tayo mag-alak dahil alam natin na ligtas tayo sa Panginoon. Amen po ba? If we will set the Lord always before our steps, kung ang Panginoon ang lagi nangunguna sa atin, dapat tayong mag-alak, dapat tayong pumanatag dahil alam nating ligtas tayo. Amen po ba? So verse 7 to 9, He will be our guide. So susunod, so alam na natin yung sa verse 10, punta na tayo sa verse 11. Sabi dito, ituro niyo sa akin ang landas patungo sa buhay na puno ng kasiyahan at sa piling niyo sa aking matatagpuan ng ligayang walang hanggan. Sa English, You will show me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Ito pa isang maganda. Yung pag-asa natin, yung pag-asa na binigay sa atin ng Panginoon ay hindi lang para sa mundong ito, kundi yung pag-asa natin ay pang walang hanggan hanggang sa piling ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga sinasabi dito, matatagpo sa piling nyo, aking matatagpuan ang ligayang walang hanggan. Only through Him can we experience the eternity. Sa Kanya lamang natin mararanasan ng forever. sa Kanya lang natin mararanasan ng pangwalang hanggan. Walang hanggang kasiyahan, walang hanggang pag-ibig, walang hanggang kapayapaan. Marami pang walang hanggan sa Kanya lang. Not in this world, kundi sa Kanya lang. And we will see this world, hindi natin titignan na ang mundong ito lang, sa mundong ito lang ang ating pag-asa, hindi. Kahit maguno yung mundo na ito, dahil tayo nananampalataya sa Panginoon, meron tayong pag-asa. Makakapiling rin natin ng Panginoon. Yun nga yung kapangyarihan ng Kanyang resurrection. Sa mga epekto ng Kanyang muling pagkabuhay, na alam natin pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo, meron tayong susunod na buhay kasama na ang Panginoon. That's why, because He lives, dahil buhay ang Panginoon, we can face tomorrow. Merong pag-asa na maharap natin ng kinabukasan. Kaya yung inawit natin kanina, no, ay saktong-sakto sa salita ng Diyos oras na ito. Dahil sa muling pagkabuhay ng Panginoon, meron tayong security. Meron tayong tunay na source ng true goodness. Meron tayong inheritance. Wala ka mang mana. Ang mahalaga, ang mana natin ay ang Panginoon. Meron tayong guide, meron tayong gabay, at meron tayong pag-asa na makapamuhay tayo na walang hanggan kasama ang Panginoon. Magunaw man ang mundo, mawala man tayo sa mundong ito, mahalaga makakapiling natin ang Panginoon pagkatapos nito. So that is the benefits, yun yung mga epekto ng makukuha natin sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Kung tayo mananampalataya sa Kanya at patuloy na maniniwala at magtitiwala sa Kanya, yon ang ating mga makakamit. Ilan lang yon sa ating pwedeng makakamit. At marami pang iba na hindi na natin mababanggit dahil limitado lang oras natin. Pero mga kapatid, because He lives, dahil nabubuhay ang Panginoon, we can face tomorrow. Maharap natin ang kinabukasan. Gaano man kahirap yan, gaano man katindi yan, pero kaya natin itong harapin kasi nabubuhay ang Panginoon. Buhay ang Panginoon na siyang tutulong sa atin. Nakakatuwa nga yung nag-compose ng hymno na ito, kung di ko nagkakamali, si Bill and Gloria Gaither, no, ay nung panahon na kinompose nila yung kantang ito,
yung Because He Lives ay sa panahon ng gera, kung di ako nagkakamali. At matindi yung kalagayan ng Amerika ng panahon na ito. Masaya pa niyan sa kabila ng ano ng matinding kalagayan sa ng kanilang bansa, eh buntis pa yung asawa ni Bill Gator, at magkakaanak. At nag-aalala sila kasi yung kakages yung pagmumulatan ng kanilang magiging anak ay panahon ng gera o panahon ng mas matinding ano, matinding kalagayan sa Amerika. Pero pinakita sa kanila ng Panginoon yung mensahe niya sa panahon na iyon at naging kanta. Ito nga. Kaya nga sabi dun sa ano sa verse 2, no, hindi na nila kailangan mag-alala. Sabi nga dito, "But greater still the calm assurance this child can face uncertain days because he lives." Kayang harapin ng batang ito yung mga matitinding kinabukasan o yung matinding bukas dahil buhay ang Panginoon. Dahil nabubuhay ang Panginoon. Kakayanin niyang harapin ang mga sitwasyon na iyon, matitinding sitwasyon na iyon dahil buhay ang Diyos. Mga kapatid, kakayanin nating harapin ang kinabukasan dahil buhay ang Diyos. Buhay ang Diyos na kasama natin at makakasama natin at makakasama nating harapin anuman sa ating kinabukasan. Kaya mga kapatid, dahil sa muling pagkabuhay ng Panginoon, kaya tayo nakakatayo sa oras na ito. At sama-sama nating harapin ang kinabukasan sa tulong, no, ng ating Diyos na buhay. No, bukod kumpara sa ibang mga Diyos-Diyosan na patay, siya lang yung Diyos na tunay na buhay. At nararanasan natin sa araw-araw. Purihin ang Panginoon, tayo po ay sumandaling manalangin. Meron po tayong mga special prayer requests. Mamaya po, dito po sa UAE, magkakaroon po tayo ng revival. Sama niyo po sa panalangin. Ganon din po sa darating na anniversary sa Taiwan, sa DFC Hsinchu, no, ang Pastor Never ay pupunta na po roon. Siya po yung magsasalita at samahan po sila ng Panginoon. Makakumilos ang Panginoon sa anniversary na ito at makita ang kanyang paggawa. Ganon din po sa revival mamayang gabi dito sa UAE. Hindi lang maranasan ang presensya ng Panginoon, kundi makita mismo ang presensya ng Panginoon. At mapagpala ang lahat, mapalakas ang lahat. So tayo po ay sumandaling manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Salamat po sa inyong salita. Dahil sa inyong muling pagkabuhay, nakakatayo kami ng matatag sa kabila ng matitinding pagsubok at problema. Nakatayo kaming matibay dahil kayo, Panginoon, ang nagpapalakas sa amin. At sumasama sa amin na harapin lahat ng aming kinaharap sa oras na ito. Salamat sa inyo, Lord. Tinataas namin sa inyo ang naganaping anniversary, Panginoon, sa Taiwan, DFC Hsinchu. Hinihiling ko po, Panginoon, na kayo ang patuloy na kumilos sa ito. Salamat sa panibagong taon na pinagkaloob niyo po, Panginoon, sa inyong iglesia. Na nakita nila ang katapatan ninyo at makapagdiwang sila, Panginoon, dahil sa inyong katapatan. Gamitin niyo po ang lahat ng gagamitin ninyo sa panahon ng anniversary, O God, ng higit sa kanilang inaasahan. At kumilos po kayo ng malaya, Panginoon, sa inyong gagamitin, maghahayag ng inyong salita sa mga tatayo sa likod ng pulpito, Lord. Kumilos po kayo ng malaya. Sa lahat ng dadalo, O God, kumilos po kayo. Maranasan nila ang inyong pagkilos at presensya. Ganon din po, Panginoon, sa gaganaping revival mamaya, Panginoon, dito sa UAE. Inihiling ko po, Panginoon, hindi lang namin maranasan, kundi makita namin ang inyong presensya. Hallelujah. Kaya handa niyo po ang bawat isa na dadalo, Panginoon. Sa oras na iyon, alam ko, hindi lahat ay dadalo ng maayos, nakapagpahinga. Iba ay galing pa sa trabaho, sa mga biyahe. Kaya hinihiling ko po, Panginoon, mapalakas sila, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong presensya. Hallelujah. Mapagpala ang bawat isa, Panginoon, sa gagawin ninyo pong pamamahala.
kamanghamanghang bagay mamaya sa revival. Taas ko rin po, Panginoon, ang lahat, Panginoon, na mayroong kapamilya na hindi pa nakakilala sa inyo, Lord, gumawa po kayo ng paraan. Gamitin niyo po ang lahat ng pwede niyong gamitin, Panginoon, upang makarinig sila ng inyong salita, makakilala sa inyo at maligtas, O God. Sa lahat, Panginoon, na nakakaranas ng sakit, nihiling ko pong kagalingan, O God, ang igawad niyo po sa kanila. Gaano man katindi iyon, Panginoon, ito'y hindi mahirap sa inyo. Kaya Diyos na nagpapagaling, O God. Hinihiling ko po, Panginoon, ang inyong kapangyarihan ang dumalay sa kanilang pangangatawan. Makaranas sila ng ginhawa at kagalingan sa pamagitan ng inyong kapangyarihan. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyong salita. Napupurihan po namin kayo palagi, O God. Patuloy niyo nga po ang parana sa amin, Panginoon, ng inyong kamanghamanghang gawa sa aming buhay. At lagi namin mapatunayan, Panginoon, sa mundo, sa pamagitan ng aming buhay, na nakaranas ng inyong kabutihan lagi sa inyo. Patunayan namin, Panginoon, na kayo'y Diyos na buhay. Salamat po sa inyo, Panginoon. Binabalik sa inyo lamang, Panginoon, ang lahat ng papurito sa salamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Panginoon, God bless po sa bawat isa. Sama niyo po kami palagi sa panalangin dito sa UAE. Hanggang January po kami rito. Sama niyo po sa panalangin ng iba ilan pang mga anniversary ngayong December, ilan pang gawain sa January. Laging kumilos ang Panginoon. After po namin dito, balik po kami sa Taiwan para sa camp meeting natin doon sa Chinese New Year. Sama nyo rin po yun sa panalangin. Kung meron po kayong kakilala na nasa Taiwan na nais nyo pong ma-invite at ma-follow up, ipag-ugnayan lang po kayo sa mga pastor natin doon. At after po ng Taiwan ay pupunta naman po kami ng Egypt para bisitahin ang ating gawain po doon. At loobin ng Panginoon, next year din ay sa France naman. Kaya isama nyo po kami sa panalangin. Di ko po alam kung paano mangyayari ang mga bagay na ito, pero alam po ito ng Panginoon. Kaya ang panalangin niya po ay napakalaking tulong. At sa pamagitan ng inyong panalangin, nakikisa po kayo sa gawain na pinapakita po sa atin ng Panginoon. Kaya God bless po sa bawat isa. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Huwag niyo pong kalimutan na laging i-share yung mga devotion natin araw-araw para makaabot ito ng mga kapatid natin na nais ng kalakasan at magamit ng Panginoon para kapag bahagi ng kanyang salita at maging daan para sila'y makakilala sa Panginoon. Yeah, God bless po sa bawat isa. San man po kayo naroon? Sister Annalyn Flores, mukhang nasa Egypt rin po kayo. Hindi po nagkakamali. See you po. God bless po sa bawat isa. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. God be all the glory. God bless you.